Tatay ko ang pagkababae ko. Gag***** siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero f***boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Iza's Secret File. Si Iza, or si Iza pala, but Iza ako ng Iza Siguera yun. Si Iza na naranasan ang tunay na impyerno sa poder ng kanyang partner in the past. Araw-araw daw, minumura siya, pinamumukha daw sa kanya na hindi siya gusto ng pamilya nito para sa kaanak nila. So, ang dami nang nangyari. Like, yung partner niya na yun. Ginawan ng kahayupan yung pinsan niya, yung ibang kaanak niya, yung ate niya. Pinatawad niya. Until such time na nagkasakit yung anak niya. Tapos doon na siya siguro talaga nagising sa katotohanan na wala nang mangyayari dito sa taong to. This is hopeless. So, ngayon, okay siya. And ang message na sa lahat ng mga kababaihan siya, you can always start all over again. Plus, huwag kayong matakot na bumitaw o umalis sa isang relasyon na ang trato sa iyo ay parang basura. Yeah, so pakinggan na natin ang mga kabisyon nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni Alan Valenzuela. Napaka-bogmali naman ng kinasama mo. Parang asal-aso na. Shoutout dito sa Makati Engineering Department. Araw-araw kami nakikinig sa Love Radio. Uy, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Thank you, Alan Valenzuela. Actually, nung mga una pa lang na nagsasama sila, parang naisip ko, bakit hindi niya hiniwala yan doon? Anyway, eto naman yung sabi ni Doc Yorgie. Hi, Isa. Ang tagal at ang dami mong tiniis para sa partner mo. Biruin mo, tinungog niya halos buong angkan mo na sa dami ninyong naihiga niya para anuhin. Tapos nagawa mo pang magstay sa relasyon ninyong abusive na from the very start. Alang-alang sa mga bata. Walang kwentang partner mo at ang pamilya niya. Dapat ka lang dumistansya sa mga hayop na yun. Pakatatag ka lang para naman sa mga katulad ng partner mong masyadong makati ang betlog. Na ultimo ka mag-anak ng girlfriend ay pinapatos, sana hindi na dumami ang mga katulad ninyo sa mundo. Lenten season pa naman ngayon, kaya balikan nyo na lang ang utos ni Jesus Christ. Love one another po ha, hindi love another one. Thank you, DJ Rocky from Doc Yorgie. Uy, gusto ko yun. Yung love one another po ha, hindi love another one. Basic dapat yun. Hi kay Anjo Escoto, Jim Alferez, Angel Allen Avanzado says, ang sakit ng SF natin. Mahirap talaga pag ang lalaki mukha lang puhunan. Walang iniisip yan kasi nga pogi lang. Madaling makahanap ng iba. Pwedeng matikman. Pero ganun pa man, ikaw naman ang bumawi. Ngayon, hingian mo ng sustento. Mag-file ka sa barangay at gawa ka ng kasulatan. Sila naman ang bigyan mo ng problema. Legal at maayos na paghihiganti. Yun lamang po. Maraming salamat from Angel Alan Avanzado. Gusto ko yung suggestion na yun. Oo. Kung hindi kayang panindigan ang mga anak ninyo sa ibang klaseng aspeto, tulad na lang, mapunan man lang ang emosyonal, mental, o kung ano mang klaseng pangangailangan, eh dihingan mo ng pinansyal. Ubusin mo yung kayamanan nila, ganun. Legal pa yun, diba? Charot, charot. Anyway, eto naman sabi ni Aliana.
Ay, penging ang tubo dyan. Maipokpok ko lang dun sa lalaki doon sa... Uy, wait lang. Ano, may tumutugtog? Ba't ano yung may tumutugtog? Ah, tumugtog yung ano. Wait lang ah, bigla may tumugtog eh. Uy, ano yun? Minumulto ba ako? Uy, guys, ano to? What's happening? Uy, wait lang. May nangyayari. Ano na to, tumutugtog? Hindi ako sure ko na tumutugtog dito. Wait lang. Huh? Minumulto ba ako? Oh! Uy, ba't may nagpe-play? Wala naman akong pinipindot ah. Wait lang. Sandali lang guys ah. Okay, iba na yung tumutugtog. Naririnig niyo yun? Oh, may nagka-clap. Okay. So, natapos na yung nagka-clap. Ayan, wala na yung tumutugtog. Oo. Na-distract talaga ako. Anyway, going back. Ayan. Penging nga ng tubo dyan. Maipupok ko lang dun sa lalaking yon at sabihan ng hilaw, char. Nakaka-inspire yung story ni Sender na sana lahat ng kababaihan na nasa ganyang sitwasyon ay maging katulad mo na palaban at kayang bumangon sa pagkakadapa. Huwag mo pa rin isara ang puso mo, Sender, sa taong gustong pumasok sa mundo mo. Maniwala ka, meron at merong lalaki na darating na mas deserve mo. True. Yan po ang sabi ni Aliana. Ito pa sabi ni Mayumi. Salamat naman at tatahuhan ka na sa pagiging martyr mo, Sender. Grabe yung tiniis mo sa ex mo at ang pamilya niya. Alam mo, walang kaingit-ingit kung mapupunta man sa ibang babae ang ex mo. Napakalaking krus na yan na pasanin. Impyerno at dilubyo ang magiging buhay nila sa ex mo. Kakaloka! Ex-reveal naman dyan para iwasan na yan ang mga kababaihan. Ay oo nga, paskil naman no. Charot with the rot. Kaya SF Sender, huwag mo nang balikan yung ex mo kahit sabihin niya pa na para sa mga anak ninyo. Matuto at madala ka na sa nakaraan mo sa kanya. Huwag na huwag mo yung kalilimutan. Happy Women's Month sa'yo at sa ating mga kababaihan. Oy, thank you, Mayumi. Ito pa sabi ni Ernesto Acha Jr., alam niyo po, masarap mabuhay na malaya ka. Kesa sa itinuturing ka ng partner mo na parang basura. I believe very strong ka para sa mga junakis mo. Kaya always stay strong. Marami namang single parent dyan. Nabubuhay naman sila kahit walang partner. Yun lamang, miss you, DJ Rocky from Ernesto Acha Jr. Well, depende sa preference ng tao. Kung gusto niya na mag-asawa ulit, then go. Or kung gusto niya na magka-relasyon, then go. Wala namang masama as long as wala silang tinatapakang ibang tao. Walang sinisirang ibang pamilya. Hi din kay Robert Tira o kahit ano pa ang dinaranas mo, huwag kang susuko, laban lang hanggang sa makuha mo ang kaginhawaan para sa pamilya mo. Hi kay Darwin Russell, sa lahat ng mga kababaihan, ito lang masasabi ko, you are more precious than any diamond. Kaya nararapat kayong protektahan, irespeto at mahalin. Dahil kung paano ang pagtrato sa nanay nila, ganun din ang magiging trato nila sa inyo. By the way, I'm full support sa Women Empowerment DJ Rocky. Ang dami pang nag-comment sa ating Secret File Sender. Hi kay Charles Sancho na nangigigil ngayon. Bangungot daw ang naranasan ng ating SF Sender. Hi din kay Cassie Ashley Gabelieta. Ayan, Joy Mangilit sabi sa kanya, kung ako sa kanya ay talagang diretso lang ang kanyang tingin. Huwag nang liningon pa sa kanyang likuran. Mas marami pang deserve ng pagmamahal niya. Karma na ang bahala sa kanya. Uy. Bernard Tennant says, napaka martir noong Sender natin. Nakakaiyak, pero buti na lang ay nakalaya ka na dyan. Hi, sabi pa ni Igop Moto Vlog, akala ko sa palabas lang yung napapanood, mas masahol pa sa aso yung partner niya. Buti naman natauhan ka na ate. Shoutout nga po pala sa mga kapwa ko, ang cast writer. Number one po ang Love Radio sa lahat ng TNVS delivery riders and ride hailing apps. Uy, thank you so much. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Thank you sa pagsuporta. Meron pang nag-comment kanina sa FB Live. Wait lang, basahin ko to.
sabi ni Daylene. Ako sinasaktan physically at emotionally ng asawa ko. Tiniis ko lahat para sa mga anak ko. Mas lalo silang kawawa kung walang magtatanggol sa kanila. Pero dumating ang panahon na nakarma ata ang asawa ko. Nakulong dahil sa drugs. Ako noon nag-work abroad para mabuhay ang mga anak ko at mapag-aral sila. Napagtapos ko ang dalawang anak ko ng college. Umuwi ako nung pandemya. So dito na ako sa Manila nag-work. Now, nakalaya na ang asawa ko pero never na akong babalik sa kanya. Ayoko nang balikan ang masirableng buhay ko noon. Malalaki na ang mga anak ko at naiintindihan nila ako. Patuloy pa rin naman ako sa pagpapadala ng suporta sa mga anak ko kahit nung nasa malayo ako. Hindi ko sila pinabayaan. And by the way guys, nasa abroad yung secret file sender natin. Thank you so much sa lahat ng mga nag-message, nag-comment, nakikinig sa ating programa ngayong hapong ito. And maraming salamat sa ating Secret File Sender for sharing your story to us. Ito po ay magsilbi sana ng leksyon o inspirasyon sa lahat ng mga kababaihan na abused by their partners. Siguro iba nga yung pakiramdam kapag nandun ka sa mismong relasyon, dun sa mismong abusive relationship. Yung parang pakiramdam mo, hindi ka na magkakaroon ng chance pa sa ibang tao o sa ibang pagkakataon. Parang feeling mo, yun na yung best shot mo. And feeling mo, masisira lalo yung kung anong meron ka kapag umalis ka doon sa relasyon na iyon. Please do not believe those lies. Kasi nungaling ang lahat ng yun, gawa-gawa lang yun ang utak mo. Maraming magandang mangyayari sa buhay mo pag pinakawala o pinakawalan mo yung taong toxic sa buhay mo. Iba yung glow ng mukha mo kapag nakawala ka dyan. And I guess yung secret file sender natin, ganun yung glow niya. Siguro nag-iba yung aura niya ngayon. Imaginein mo, pinsan pinatos nung partner niya. Kamag-anak pinatos, ate niya sinunggaban. Tapos nung lumipat sa poder naman nung partner niya, kung ano-ano pang masasakit na salita yung narinig niya mula dun sa pamilya ng partner niya, na imbis na siya yung ipagtanggol, protektahan, i-welcome with wide arms open. Hindi. Hindi ko lang kung paano natiis ng secret file sender natin yun, pero ang galing mo, girl. Kaya nga naniniwala ako dun sa kasabihan nila na kapag ang babae sumuko na, pagod na, kailanman di na yan babalik. Ibig sabihin, tapos na siya. Kasi she will endure everything as much as she could para ipaglaban yung pinapangarap niyang pamilya. Yung pinapangarap niyang buong pamilya para sa mga anak niya. And I believe wala naman kahit sinong tao sa mundong ito na gusto yung wasak na pamilya. Hello? Meron bang nangangarap dito na broken family yung itataguyod nila, diba? Wala. Pero, kailan ba dapat tumigil kapag nararamdaman mo ng mukhang hindi na mangyayari yung masayang pamilya na pinapangarap mo. Kompletong pamilya na pinapangarap mo. Ang dami kasing pumapasok sa isip ng isang tao pag ganyan eh. Ito naman po eh, nanggaling lang sa mga malalapit nating mga kakilala o kaibigan. Yung tipong paano na lang sila ng mga anak niya? Yung tipong may magmamahal pa kaya sa amin, sa akin, sa mga anak ko? Paano yung pag-aaral ng mga anak namin? Ano na lang yung mukhang iharap ko sa mga magulang ko? Na para bang dati, hello,
Sumuway ako sa mga magulang ko, tinalikuran ko sila para sa pagmamahal na inaakala kong magiging panghabang buhay. Pero yung pala, matatagpuan ko lang din yung sarili kong bumabalik sa kanila. So, it is your pride, no? Na nagtutulak sa'yo na hindi, huwag kang bumitaw dyan, tiisin mo pa. Pero kung pagmamahal lang yung paiiralin natin and yung narrative lang na magmahal ng magmahal, mahalin ang anak, mahalin ang sarili, mahalin yung tao, feeling ko you'll get out of that situation. Why? Kasi, di ba ang tunay na nagmamahal, you want the best for the person. And if you are not seeing yourself na best version kasama nung taong yun, then you have to let go. At kapag yung partner mo din, hindi mo nakikita na best version siya habang kasama ka niya, then you have to let go. At pag nakikita mo yung mga anak mo na nagdurusa, walang kumakalinga, walang nag-aalaga na ama, then you have to let go. Pero syempre, pag perang pinag-uusapan, don't let go. Kaya nga katulad nung sabi nung nag-comment kanina na ilaban mo legally, financially, may makuha ka man lang ako, ibaba mo yung pride mo, okay lang. Huwag mong yung kalimutan yung may tatay sila. Hindi. Kunin mo yung nararapat para sa mga anak mo. Ilaban mo yan. Hindi na para sa feelings mo. Hello? Paon mo na yan sa lupa. Pero yung perang, hirap kitain yan eh. Sa panahon ngayon, kung kaya mong gatasan yung... gatasan talaga yun. Eh, kung kaya mong kuhaan ng pinansyal na suporta yung asawa mo, gawin mo. Responsibilidad niya yan eh. Make him accountable for your children na kahit masakit sa kalooban mo, nahihingi ka doon sa taong yun. Hindi. Responsibilidad niya yan, accountability niya yan, ibigay niya yung nararapat sa mga anak ninyo. Para hindi lang ikaw yung nahihirapan financially. Para may katuwang ka pa rin, pero financially. Para yung ibang pwede mong maipon, maipon mo sa future mo pag nag-retire ka na, 'di ba? Just in case na hindi ka na makapag-asawa, wag naman sana, pero alam mo 'yon, at least meron kang backup na pera diyan. Meron kang pang emergency fund. Pwede naman 'yun eh, co-parenting tapos may financial support yung lalaki dun sa babae. Ganun ba? Pero kung talagang kaya mo na lahat, then go. Pero sa panahon ngayon, wala nang pride ngayon. Pride mo na hindi na balikan yung taong yun. Self-respect yun. Pero yung financial na aspeto, hingin mo. Kunin mo. Yan. Para kala niya, makakaisa siya, makapambabae siya. Pahirapan mo din. Ganun. Subtle, low-key na paghihiganti. Charot. With harot. Anyway, I hope lahat ng mga kababaihan dyan ay ma-inspire sa ating Secret File Sender kung paano niya natiis ang lahat at kung paano siya umalis sa isang relasyon na hindi na masaya, payapa, at healthy para sa kanya at sa mga anak niya. Again, magkaiba ang kumpletong pamilya sa isang masayang pamilya. Sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng secrets nila, share to me in rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Raki, and you are listening here sa station number 190.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Iza's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!